Alam niyo bang may halos 86 billion euros ang utak ng tao? Oo, sila ang mga tiny electric superstars na responsable sa lahat ng iniisip, nararamdaman at ginagawa natin. Pero ito ang nakakagulat, hindi lahat ng neurons mo ay nandyan na mula nung musmus ka pa lamang. So posible ba talagang makagawa tayo ng neurons? At kung oo, paano? Tara at alamin natin ang siyensa sa likod ng mga neurons, kung paano sila nakaka-apekto sa utak natin at ang mga simpleng paraan para mapalakas pa ang ating pag-produce ng neurons. Welcome sa channel ni Mr. Kakaiba TV. Unahin muna natin kung ano nga ba ang mga neurons. Ang mga neurons ay mga special na brain cells na nagpapadala ng mensahe sa buong utak at katawan natin. Isipin mo na lang sila na parang mga kable ng kuryente sa isang super advanced na computer. Palaging nagpapadala ng mga signal ng pabalik-balik. Sila ang tumutulong sa atin para mag-isip, kumilos, alalahanin ng mga bagay at pati na rin ang maramdaman ng emosyon. Kaya tuwing nagre-resolve ka ng puzzle, nagpaplano ng susunod mong hakbang o kahit simpleng paggalaw ng iyong kamay, neurons ang nasa likod niyan. Kakaiba, di ba? Ang mga neurons ay nag-uusap sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga liliit na electrical pulses at pag-release ng chemical na tinatawag na neurotransmitters. Tumatalo ng mga signals na ito sa pagitan ng mga neurons sa pamamagitan ng maliit na gaps na tinatawag na synapses. Ang walang tigil na pagpapadala ng signals na ito ang dahilan kung paano tayo nagpoproseso ng impormasyon, natututo ng bagong bagay at umaakma sa pagbabago para itong real-time high-speed messaging system na walang hinto. Pero ito ang cool tuwing may bago ka natututunan o naaalala. Bumubuo ka ng mga bagong neural pathways. Ang tawag dito ay brain plasticity. Ibig sabihin, kayang mag-adapt at magbago ng physical ang ating utak. Ngayon, bakit ba gusto nating makagawa pa ng mga neurons? Simple lang, ang mas maraming neurons na nangahulugang mas malakas na utak, mas flexible at mas madaling makibagay. Mas mabilis kang matuto, mas marami kang maaalala, mas madali kang mag-adjust at mapapanatili mong bata ang utak mo. Maganda dito ay kaya ng ating utak na gumawa ng mga bagong neurons. Isang prosesong tinatawag na neurogenesis. Pero ito ang catch. Hindi ito automatic. Kailangan mo talagang kumilos para mangyari ito. Narito ang sinusuportahan ng science na paraan para mapalakas ang neuron production mo. Ready? Let's go! Una sa lahat, exercise, physical activity, lalo na yung aerobics, napatunayang nagpapalakas ng neurogenesis, especially sa hippocampus, isang bahagi ng utak na involved sa memory and learning. Kaya tuwing nagja-jogging o nagji-gym, isipin mo lang, hindi ka lang nagpapalakas ng katawan, gumagawa ka rin ng mga brain cells. Sunod, ang pagkain ng pampatalino, ang pagkain na puno ng antioxidants, omega-3 fatty acids at flavonoids na mainam para sa neurogenesis. Halimbawa, ang blueberries ay mayaman sa antioxidants na tumutulong magprotekta sa mga neurons. Minignim nga sila, tinatawag silang brain berries, isang fruit that protects the brain from oxidative stress. Habang ang omega-3 sa isda, gaya ng salmon, ay sumusuporta sa cell growth at communication. Ang dark chocolate naman ay mayaman sa flavonoids, mga antioxidants na tumutulong sa pagprotekta ng ating brain cells laban sa stress. Ang antioxidants na ito ay nagpapalakas ng daloy ng dugo sa utak kaya't mas madaling nakaka-focus at tumalas ang ating memorya. Kaya sa susunod na gusto mong mag-snack, try natin ang mga brain foods. Ang tulog ay parang nightly spa treatment para sa utak. Tuwing natutulog ka, ang utak mo ay pumapasok sa cleanup mode. Tinatanggal ang mga toxins na nabuo sa araw at naghahanda sa panibagong araw ng neuron activity. Ang kalidad ng tulog ay nagpapahintulot sa memory consolidation. Tinitiyak na natatago ang mga bagong neurons at connections. Sapat na tulog lang ang kailangan, mga 7 to 9 hours na oras bawat gabi at magpapasalamat ang utak mo sa'yo. Sa wakas, isa sa pinakamakapangyarihang paraan para mahikayat ang pagdami ng neurons ay ang patuloy na pagtuto. Mapawika man yan, instrumentong pangmusika o kahit ang simpleng pag-solve lang ng mga puzzles. Bawat bagong kakayahan o impormasyon ay tumutulong sa pagbubuo ng bagong neural pathways. Pinapalakas ang utak sa paglipas ng panahon. Alam naman natin to.
masama ang stress para sa ating brain function. Ang chronic stress ay naglalabas ng cortisol, isang hormone na maaaring pumatay sa mga neurons at magpalit ng hippocampus sa paglipas ng panahon. Pero don't worry, ang pagpapractice ng mindfulness, deep breathing o simpleng pagkakaroon ng oras para sa mga hobbies ay maaaring makatulong para maibsan ang stress at makapagbigay daan para sa neurogenesis. Kaya ayan, pagaman ang kakayahan ng utak na gumawa ng bagong neurons ay bumababa habang tayo tumatanda, ang mga pagbabago sa lifestyle na ito ay makakatulong para manatiling bata at aktibo ang ating utak. Tandaan, mag-exercise, kumain ng pagkain pampatalino, magkaroon ng sapat na tulog, i-manage ang stress at patuloy na matuto. Sa konting effort na to, hindi mo lang mapapanatiling matalas ang utak mo, tutulungan mo rin itong lumago. Kung nag-enjoy ka sa journey na to, i-like mo na at mag-subscribe para sa mas marami pang kakaibang kaalaman. Tandaan, ang utak mo ay isang pinakamakapangyarihang kasangkapan na meron ka. At sa kaunting pag-aalaga, mapapanatili mo itong malakas and healthy. Thank you for watching. Magbabalik si Mr. Kakaiba TV.